Hello guys, welcome back to our channel. Bago tayo magsimula, mag-shoutout muna ako sa tatlong YouTube channel na nagdi-DIY para sa Suzuki Celerio. Unahin ko ang D-Marks Concept. Nakapasyal na dito yan sa bahay, na PMS ko na ang kanyang Celerio. Next channel ay DIY Project at Auto Pulakenyo. So guys, mag-subscribe po kayo sa kanilang YouTube channel. Lagay ko yung links ng channel nila sa description. At shout out din pala kay Sir Jake Rafael Villaluna. Maraming salamat po sa inyo lahat. So ang gagawin natin ngayon, matagal na ito na request, tuturuan ko kayo paano baklasin ang front bumper ng Suzuki Celerio Gen 2. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So guys, ito yung tatanggalan natin ng bumper. Suzuki Celerio Gen 2. Marami nagre-request paano daw tanggalin ang bumper nito. Total, may gagawin ako. Maglilinis ako ng condenser at mag-upgrade ako ng busina nito. Abangan nyo yung video paano ako mag-upgrade ng busina nito. Ngayon, tuturuan ko kayo paano magtanggal front bumper ng Suzuki Celerio. So, ito ang gagamitin nating tools. Flat at Phillips screw at 10mm. Ito, pang tanggal to ng clip. Yan. Pag naangat ko, tatanggalin ko. Lagi tayo sa ilalim, magsisimula. So, meron tong 8 clip. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Ito, 8 clip. Yan. Aalisin natin yung 8 na yan. Gagamitin natin dito ay flat screw. Yan. Ganyan lang yan. Ito madali tanggalin. Ingat, ingat kasi sa pagtanggal meron ay malulutong. So maganda kayo na palitan to kung may nabali. Kasi sa kulay blue may mga nabali ako. Yan, kagaya nito nagtanggal ako. Yan, nasira na. So dyan papasok ang trabaho nito. Pasag na. Ito, mahirap to. Kasi, no? Basta maangat lang. Tapos, gamitan natin ang cutter. Yan. Kasi matigas yan eh. Ito, makunat tong clip dito eh. At last two. So sa pagtanggal ng clip, may mga guide yan dito sa gilid. Flat screw ang pang-angat. Kasi, kaya minsan mahirap kasi nadudumihan yan. Yan. Okay. So, tanggal na lahat. Tanggal na. So, lahat ng clip na tanggal na natin, dito naman tayo pupunta sa gilid. Ito. Tanggalin natin tong Phillips screw. Kabilaan to, ah. Siyempre, malupa yan. At pagkatanggal, pwede na natin hatakin. Hatakin nyo lang. Huwag kayo matakot. Yan, hatak lang. Ano naman sa kabila?
Okay, tapos hatakin natin. Tapos, pag nahatak na to, alisin natin yung ito. Yung connection sa fog light. Yan. Dito lang hawak lagi. Dito ang pisil. Yan. Dito ang pisil. Huwag sa wire, ha? Baka mahugot. Yan. Okay, hatak. Ganun din sa kabila. Okay, yan. So, ito, need natin tanggalin yung plate number. Dahil meron tayong dalawang tatanggalin dito na 10 mm. Yun. Yan. Ito yung tatanggalin natin. So, gamit naman tayo ng 10 mm. Yan. Tanggal na natin halos sa baba. Punta naman na tayo dito sa taas. Ang tatanggalin naman natin dito yung dalawang clip. Okay. At ang panghuli, itong dalawang kabilaan, 10 mm. Okay, mag-alala eh. Hindi matatanggal yan dahil nakakapit yan dito. Kahit wala ng mga tornilyo. First time lang ito matatanggal, yung bumper na to. So, natanggal na natin yung dalawang tornilyo. Yan na yung huli natin tinanggal. So, yan. Free na yan. Pwede na tanggalin. So, hindi ka agad mahuhulog yan. So, angat natin to. Angat tayo yan. Nakasabit kasi yan. Ayan, nakasabit yan. Angat nyo lang. Pero hindi pa rin mahuhulog yan. Ano? Wala na nakakapit dyan. Hindi pa rin mahuhulog yan. So, ang technique nyan, paano alisin? Dahil may clip yan dito at may clip ayan dito. So, hawak lang kayo dito. Hanap kayo ng mas magandang hawak. Panghila. Yan. Para hindi mapwersa yung bumper. At hatakin lang. Kaya mag-alala, hindi ito mababasag. Hatakin nyo lang. Hatakin lang. Yan. Tapos kabila. Yan. Tanggal na. Guys, natanggal na natin. So, ganun lang kasimple ang pagtanggal. So, pwede na kayo mag-DIY. Yung ibang nag-request kasi neto ay gusto nila malaman paano mag-paklas ng bumper dahil gusto nila magpalit o maglagay ng mesh grill. Yan. Hindi ako mahilig sa mesh grill. No? Dahil yung mga harang na yan dito sa ating grills ay may purpose yan. Bakit ganyan ang design yan? Aerodynamics yan. So, mapapansin nyo, yung mga butas ay nakatutok lamang para sa condenser at radiator. Yan. Tingnan nyo, meron din itong bracket enclosure dito para nakaimbudo lang yung malamig na hangin na papasok dito. Yan. May purpose yan eh. Kaya may nakasara yan dito. Naka-design ang ating sasakyan, aerodynamics. So, sa pagbalik, ganito lang gawin nyo. Pero hindi ko muna ito ibabalik. Tuturuan ko kayo ng technique paano ibalik. Sa pagbalik, lagi sa taas ang pagbalik ng clip. So, sa pagbalik, ganito gawin nyo. Tapat nyo yan. Nakikita nyo dito yung dalawang tornilyo. Yan. Tapat nyo lang yan dyan, pero angat nyo dito. Ganyan lang sa pagbalik nyo. Yan o. Oh. Nakita nyo yan. Yan ang guide nyo. Pag nakita nyo yung tapat na yan, tulak nyo lang. Yan, tulak nyo lang. Yan, nakita nyo, tapat na. So, itulak nyo para kumagat yung clip. Yan, kumagat na yung isa ba? Isa doon, kumagat na. Wala, nakakapit na. So, balik tong clip. At, ilagay na lahat yung clip, tornilyo, simula sa taas, pababa ang pagbalik. So, that's all guys. Kung meron kayong suggestion na kaya natin gawin, mag-comment naman po kayo. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po.